Game, game, game. Okay. Maligayang, ano na ba ngayon? Biyernes. Happy Friday. So, ang main headliner natin ngayon ay si Senator Robin Hood Padilla. Isinusulong na niya ang same-sex union. Yan yung pag-uusapan natin. Naghahain siya ng panukala sa Senado and yun yung paksa, same-sex union. Pag-uusapan natin yan. Something very unexpected, pwede nating sabihin, and something that I personally would applaud, and, you know, diba? Anong pecha na? Dapat lang. So, bago tayo pumunta dyan, mga reminders, paalala, salamat sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live, tapos later on, pag in-upload na natin sa YouTube, right? Makikita nyo dyan, meron tayong link na nakalabas lang dyan. Pakiclick nyo lang yan para makapunta kayo dun sa channel, sa YouTube. Para mas organized nyo makikita lahat ng videos natin kapag sa Facebook kasi medyo sabog, medyo kalat-kalat, diba? And napanood din natin, nakita ko lang sa Twitter, hindi ako nanonood nito. Grabe yung probinsyano, after 7 years, tapos na. Nag-sign off na sila. So I think that deserves some slow clap, applause. Grabe. Sabi nga ni John Prats, nung nagsimula daw siya sa probinsyano, wala pa siyang anak, pero ngayon nung natapos, tatlo na yung anak niya. Parang tatlong presidente yata yung dumaan bago matapos yung probinsyano. Ayan. Tapos, nakakuha sila ng milestone, 500,000 concurrent viewers sa YouTube channel nila. Sobrang dami nung nanood kasi nga very last episode na. So, grabe. End of an era. Grabe. Ayun. Balikan natin yung ating main headliner. Mag-comment din sana kayo. Sabihin nyo if you have any questions. Sabihin nyo rin kung saan kayo nanonood ngayon. Medyo maulan. Nagpasok pa tayo ng sinampay bago magsimula. Mababasa kasi para medyo ma-recognize ko kayo. So I can reply to each and every one of you guys. Salamat. Engagement lahat yan. Makakatulong sa eventual proceeds na mag-generate natin para sa Angat Buhay Foundation. Diba? Lahat to, 100% i-donate natin. Ito yung munting voluntary activity ko para sa Angat Buhay. Okay. Balik tayo. Main headliner, Robin Hood. Robin Padilla. Ayan, nagsusulong na. Very progressive. Sinusulong ang same-sex union dito sa Pilipinas. Pag-uusapan natin yan. Let me know, agree ba kayo, hindi kayo agree? Bakit? Ayan. So, nag-file siya ng bill. Ang tawag ay Civil Unions Act. Ang nakalagay dun sa explanation ng bill na to ay, ito, basahin natin. Sabi niya, it's high time that the Philippines provides equal rights and recognitions for couples of the same sex without prejudice as to sexual relationships. So, in-explain lang niya yung matagal na nating alam, bakit yung mga different sex couple, hindi na enjoy ng same sex couple, kung anong na-enjoy ng different sex couples. Dapat lang, di ba? So, wala daw tayong ganyang protection sa same sex couples. Sabi din ni Idol, providing equal rights and privileges for same-sex couples will in no way diminish or trample on the rights granted to married couples. So, sa madaling sabi, kapag ginawa natin itong same-sex union, kapag pwede na yan sa Pilipinas, hindi naman maaapi yung mga different sex couples. Diba? Hindi naman tatanggalan ng karapatan yung mga babae at lalaki na kinasal. Wala tayong aapihin. In fact, dadagdagan lang natin yung karapatan para sa ating mga mamamayan. So, before I go any further, agree tayo dyan. We applaud this very much kasi nga very progressive, right? Hindi ko man binoto, personally, itong si Idol Robin Hood Padilla sa Senado, I very much agree with this particular let's say, bill na final niya, right? Hindi tayo agree sa lahat ng pronouncements ni Robin Hood, but we have to be nuanced, right? Merong mga mabuti,
merong mga masama, hindi tayo panatiko na hindi porket hindi natin binoto, against na tayo sa lahat ng panukala niya, di ba? Kung may magandang idea, senador man yan o yung overall government, i-upload natin, di ba? Ano pa? Sabi ni Robin Hood, na pangalan niya talaga yan, ha? hindi ko siya minamalain dyan. Robin Hood, sabi niya, yung same-sex marriage daw, and yung union, it has been legalized in 31 nations and territories. Sa panahon ngayon, 31 na yun tumatanggap niyan, right? Sabi niya, the Philippines lacks legislative measures to afford equal rights for same-sex couples. Yung sinabi ko nga kanina, bakit yung lalaki at babae, may right sila sa gobyerno, sa mata ng gobyerno, pero yung babae at babae, lalaki at lalaki, walang karapatan, di ba? So, dapat lang anong petsa na. And ilang beses ko na itong nasabi, this is my personal stance on this, being a progressive. Dapat lang, right? Kung i-grant man niyang same-sex union or same-sex marriage, if you're against gay marriage because of religion or personal beliefs, if you're against gay marriage or gay unions, then do not get gay married. If you're against gay marriage, don't get gay married. Huwag niyong ipagkaila yung karapatan na yan. Dahil meron kang ganyang karapatan, bakit mo ipagkakaila sa ibang Pilipino yan? Diba? Kanya-kanya tayong buhay, right? Don't get gay married. Kung ayaw mo talaga ako, hindi ka naniniwala dyan, right? So, progressive yan galing kay Idol. Nakakagulat. Ito, konting konteksto. Ano na ba yung mga bansa na nag-aalaw ng same-sex marriage or union? Nagsimula yan sa Netherlands. Sinimula nila yan, sila yung very first country that allowed same-sex marriage. Year 2000. Grabe, 22 years ago, Netherlands. Tapos dumami ng dumami, hanggang ngayon 31 na. Yung mga karatig bansa natin, ano ba? Yung New Zealand, nauna yan sa Asia, Oceania. 2013 pa lang, meron ng same-sex marriage dyan. Australia, 2017, meron na. Ano pa, pinakamalapit sa atin, Taiwan. 2019, 3 years ago, nagkaroon na dyan, same-sex marriage. So may mga nakita nga tayo sa social media na may mga Pinoy na nagpupuntang Taiwan to get married there. Right? So kasi nga, allowed na sa kanila. Ano pang mga bansa na medyo landmark? Yung sinasabi nilang parang seat of Christianity or even Judaism, Israel. Kahit sa Israel, na ito yung modern site ng Sodom and Gomorrah, later pag-usapan natin yan, allowed ng same-sex union or same-sex marriage, right? Iba pang bansa na kailangan kong manggatin, Costa Rica, Ecuador. Costa Rica and Ecuador are Latin American countries. Ecuador 2019, Costa Rica 2020, allowed na yan. Bakit ko binabanggit yan? I lived in Latin America for a while, 6-7 years. Napaka-machista sa Latin America. Hindi sila open to gay, being out of the closet. I lived there. I know. So nakakagulat na naunahan pa tayo ng Ecuador, naunahan pa tayo ng Costa Rica, na mag-allow ng same-sex marriage or union. Napaka-machista nila dun. Napaka-against sila with people being out in public, right? Sa Pilipinas, we're very welcoming towards that, di ba? Ang dami nating kapatid na LGBTQIA+, na it's normal in our society, pero bakit hindi normal yung same-sex union, di ba? Itong ang Thailand, karatig na bansa natin, Thailand, ang lapit na, napasa na sa first reading yung same-sex union sa Thailand. Malapit na daw maipasa yan. Malapit nang maging realidad sa Thailand. Baka maunahan pa tayo ng Thailand, di ba? Napaka-open natin na society sa ating mga kapatid dyan, sa komunidad na yan. Bakit hindi tayo maging open sa idea na to? Dapat normal na to. Anong petsa na, di ba? Now, nung ano, like 2020 yata, or yeah, 2020, may mga nakita ako sa balita. Mag-comment lang kayo dyan ha, so mamaya magpo-pause ako para mabasa ko. Itong si Robert Ehan Santos, sabi niya, anong klaseng Muslim ka, Robin?
haram ang same-sex marriage. I'm not gonna pretend to know a lot about haram, pero alam natin si Robin Padilla, Muslim brother natin yan, maybe he's taking a personal stance. So I don't really know how he would explain that given na Muslim nga siya and baka against haram yan. So I don't know. I'm speaking on my opinion. This is me saying na I'm applauding that. Diba? Okay. Noong 2020, may nakita ako sa Facebook, may mga kinasal dito sa Pilipinas, same-sex couples. Nagulat ako, parang allowed na ba yung same-sex union? Tapos, I read more into it. Now, I googled it. Apparently, sa Quezon City yun. And ang nangyari ay commitment ceremony. So, ibig sabihin, hindi siya legally binding. Hindi siya recognized by the state. Even if kinasal yung mga same-sex couple dun sa Quezon City. Ang ginawa ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, very progressive, gumawa sila ng commitment ceremony. Parang commitment sa isa't isa ng same-sex couples. Parang part to ng kanilang gender fair ordinance. Kasi nga medyo open sila. Kasi sa Quezon City, sitya ng prominent dyan yung movement ng LGBTQIA+. So nire-respeto nila yan. So parang nakadalawa na silang ganyang commitment ceremony, right? Now, moving forward, you also have to remember, magkaiba yung same-sex marriage versus same-sex union. Ang pinupush ni Robin Padilla, Idol Padilla, ay same-sex union. Ang same-sex union, ito ay marriage or union between same-sex na recognized ng Estado. Pero, kapag yung same-sex union na yan, although you have the benefits na binibigay ng Estado, ibig sabihin parang spouse mo na yan, di ba? Yung kung ano mang nakukuha ng different sex couple na government benefits because of that, makukuha nyo rin yan kasi nga i-recognize na ng gobyerno yan. Pero iba yan sa marriage. Kasi yung same-sex marriage, that means eto daw yung mga religious organizations, kapag tinawag na ng marriage, recognized na rin ng religious organizations. Kaya yung sinusulong ni Idol, same-sex union lang. Kasi nga, meron tayong religious freedom, the state cannot impose dun sa mga religious organizations natin. Kapag tinawag ng marriage yan, parang nag-impose na yan dun sa mga reliyon natin. Diba? Kaya eto rin yung marami yung pabor sa same-sex union. Kasi ganyan yung siste. Ganyan kadiferente yung setup. Diba? Okay. Nagkaroon siya ng parang ally sa Senado. Si Risa Ontiveros, obviously. Kasi matagal na yung sinusulong ni Ma'am Risa. Right? Sabi ni Ma'am Risa Ontiveros, na binoto ko din. Diba? Sabi niya, she's thrilled to find an ally in Senator Padilla in advancing the rights of the LGBTQIA+ community. So natutuwa siya kasi nga matagal na nilang sinusulong yan bilang isang progresivo, yan si Ma'am Risa, right? Pero ang sabi niya, the first order of the day is the passage of the SOGI Equality Bill. So parang yes, agree siya, natutuwa siya, pero for her, mas importante pa rin maipasa muna yung SOGI Equality Bill. Kasi nga, ang dami nating kapatid na LGBTQIA+, pero wala pa rin protection, state na blanket protection for everybody in that community nationwide. And the SOGI Bill, iyan yung purpose niyan, iyan yung objektivo niyan. Kaya, ang tagal na nitong na-file, i-re-file uli sa 19th Congress, sana maipasa na para may formal na discrimination or formal protection na ang ating mga kapatid sa komunidad na yan. Case in point, for example, yung nangyari kay Sasasot, dun sa Church of God yata yun. Kung meron na tayong SOGI bill, pwedeng masaklap yan, pwede siyang maghabla because of that. Pero nandiyan yung religious freedom, medyo masalimuot pa rin yan. Pero sana, maipasa muna yung SOGI bill, diba? Yun din yung sinasabi niya. Now, ang mangyayari dyan, so nag-file siya si Robin Hood, medyo babanggain niya yung mga conservative natin sa Senado.
Nung mga nakaraang Senate, ang nabangga ni Risa Ontiveros, yung mga conservative natin, unang-una na dyan, si Tito Soto. Sabi ni Tito Soto, hindi yan mapapasa, yung SOGI bill, not even the same-sex union, while I am Senate President, kasi nga very religious siya, against siya dyan. Tapos, ang isa pa, si Tito Soto wala na sa Senado. Pero si, ano ba pangalan nito, Joel Villanueva, si Tess Daman, nasa Senado pa din, nanalo yan. Ito yung anak ni Eddie Villanueva ng Jesus is Lord, Jesus is Lord Church. So, very conservative, very fundamental. Ayaw niya yan. So, yan yung makakabangga niya. So, baka ito din yung sinasabi na personal na parang reason ni Robin Padilla kung bakit hindi niya ninominate na parang Senate Majority si Joel Villanueva. Maybe. I don't know. Right? Yan. Pero isa lang naman si Joel Villanueva. So, hopefully, maipasa to. Hopefully, medyo open-minded yung ibang mga senador natin. Diba? Okay. Ano pa? Ang nakakatuwa dito ay nung tinanong si Pangulong Marcos during the campaign period, is he for same-sex union? Sabi niya, okay daw siya dyan. As long as ipasa ng ating Kongreso yung same-sex union, ito na nga, inilungsad na ni Robin Padilla, susuportahan daw yan ng BBM. So good, sana maipasa, progressive yan, right? Si Pangulong Duterte nga, okay daw siya dyan during years ago, pero parang nag-backtrack siya, parang 2020 lang. Nung tinanong uli siya, okay ka ba sa same-sex union? Sabi niya, no. Before, okay siya doon, pero nag-flip-flop siya. Sabi niya, he's against it, kaya hindi na ipasa sa administrasyong Duterte, hindi umusad, hindi na naisulong pa, di ba? Ngayon, sinusulong na rin ni Robin Padilla, we have to recognize kung sino yung unang naglungsad yan. Eta Rosales. As early as 2009, very progressive Eta Rosales, inihain niya na yan sa Kongreso. 2009 pa lang. Same-sex marriage proposal. Hindi lang same-sex union, same-sex marriage. 2009. Pero since very conservative pa, di ba? Walang nangyari. Ngayon pa lang, na may sinusulong, sana may mangyari kasi nga top-notcher itong si Idol Robin Padilla, maraming sumusuport ng Pilipino, sana mangyari, right? Ang nakakatawa lang, tinitingnan natin sa Twitter kung anong sinasabi ng tao, may mga nagsasabi, ay, same-sex union, marriage, ano yan? Sodom and Gomorrah na tayo sa Pilipinas, gugunawin na tayo, makasalanan yan. Pero if you look into Sodom and Gomorrah, yung sodomy, it's just one of the many sins na ginawa ng Sodom and Gomorrah, right? Kung bakit sila ginunaw ng Diyos, according to the Bible, right? If you believe that. Maliban sa sodomy, ang mas malaking kasalanan nila ay murder, adultery, injustice, at kung ano-anong abuses. So in short, makasalanan talaga yung Sodom and Gomorrah sa maraming paraan. Mas mabigat, murder, adultery, injustice, at kung ano-ano pang abuses. Hindi lang sodomy, right? So yung mga nagsasabing Sodom and Gomorrah, diba, that's hindi yun tamang argument. Kasi nga, hindi yun yung rason kung bakit ginunaw yung Sodom and Gomorrah, hindi lang yun yung rason. And going back to Israel, yan yung sinasabi nilang present site of Sodom and Gomorrah. Right? Pero Israel, they have same-sex marriage. Kasi nga, dapat merong separation of church and state. Diba? Maliban kay Joel Villanueva, sino pang makakabangga dyan ni Robin Padilla? Siyempre, yung mga religious organization, yung CBCP, sinabi na nila, against sila dyan, di ba? Pero, kaya nga same-sex union yung pinupush ni Robin Padilla, siguro. Kasi nga, kapag same-sex union, estado lang yung magre-recognize. Hindi yung mga religious organization. Labas na yung relihiyon dyan.
Kasi kapag sinabing same-sex marriage, kailangang i-recognize ng mga religion yan. But he's pushing for same-sex union. Okay? Baby steps. Right? Okay. And I have to go back na hindi porket hindi natin binoto, hindi na tayo agree sa mga idea nila na okay, right? Si Robin Padilla, may mga okay na sinabi yan. Yung ilan sa okay na sinabi niya, kahit hindi ko binoto, number one, divorce. Agree tayo dyan. Number two, equal use of languages. Papantayin yung paggamit ng Filipino, Tagalog, sa Ingles. Napag-usapan na natin yan. Kasi nga, marami namang kapwa natin Filipino na hindi ganun ka-okay sa paggamit ng Ingles. Huwag na tayong magpanggap, di ba? So, sa mga government form, sa mga batas, dapat laging may Tagalog version yan. I agree with that. Pero mga cons, ano yung mga medyo pangit na sinabi ni Robin Padilla na hindi tayo agree? Number one, bago lang to. Cable cars sa Metro Manila, mass transport, transportation daw. Ay, nako. Cable cars para makatulong sa traffic, hindi yan yung solusyon. Kasi nga, cable cars, kung sa mga may cable cars, sa mga tourist destinations, right? Makikita mo yan sa ibang bansa. Mabagal ang cable cars. Konti-konti lang yan. At malaking infrastructure project yan. Malaki yung gagastusin, right? So kung mass transport lang, hindi tamang solusyon 'yan. Pag mass transport, dapat train, dapat rail ang pinag-iimbesta natin. Kasi nga mas marami, mas mabilis yung pakinabang ng tao. Cable car, sobrang bagal niyan, ang mahal niyan, hindi magi-impact 'yan, 'di ba? Ano pa, isa pang sinabi niya, no to wealth tax. Hindi na akong mag-expound dyan. Ang dami nating mayayamang bilyonaryo. Pero, hindi sila natataksan yung middle class, yung pinipiga. Di ba? Against tayo sa sinabi niya dyan. Okay. Medyo pause muna tayo. Basahin ko yung comments niyo. Virginia. Omoso Guanzon. Let's see if he can do it. Sana. Progressive yan. Progressive. Bisaya, ayan, good point. Sabi din ni Robin Padilla, dito sa mga lalawigan natin, dapat apart from Tagalog, i-translate din, isalin din sa mga regional languages natin. I agree with that, right? Sa mga regions natin, hindi naman lahat ganun ka galing, ganun ka komportable mag-Tagalog. So, dapat sa Cebu, sa Mindanao, dapat may Bisaya version, lahat ng formularyo, lahat ng mga batas na may papasa, dapat may Bisaya version. Kasi nga, ang point ng batas ay makatulong sa nakararaming Pilipino. Kung Tagalog lang yan, kung Ingles lang yan, hindi masyadong mananamnam, hindi masyadong maiintindihan ng intended recipients, ng mga dapat na makinabang. Diba? That's why I agree with that. Kung saan man yung lalawigan na yun, kung anong dominant na local language, dapat may pagsasalin din doon. Diba? Ano ba? Fiction movie daw, si Virginia. Yan, nakikita natin sa mga pelikula yan, pag nagturista tayo sa kung saan-saan, hindi yan sagot sa traffic. Never naging sagot sa traffic yan. Diba? Emerald Kirante, tama. Okay, salamat sa comment. Yan, mag-comment lang kayo habang nag-chacha ako dito. Medyo pause tayo, so kailangan mag-chat ng konti. Ayan. Sabihin nyo rin kung saan kayo nanonood para makapag-hi tayo. Dito sa Paranaque, medyo maulan. Kwento nyo rin kung medyo maulan dyan, malamig, di ba? Ayan, yan ang ating main headliner, si Idol Padilla. Ngayon, punta tayo sa good news and bad news na nakita natin. Number one, napag-usapan lang natin si Cardo Dalisay, ABS-CBN. They bought 35% stake sa TV5.
So, tuloy na yung partnership. Pero, hindi pa finalized, pero napag-usapan na ni MVP, pati ng mga Lopezes, ng mga katigbak, ayan, mag-vault in na sila, mag-merge na sila, mangyayari 35% ng overall na pag-aari ng TV5, magiging ABS-CBN na. So, kung ano yung wala yung ABS ngayon, yung prangkisa, yung infrastruktura, nasa TV5. Kaya, very good yung news na yan. Kasi nga alam natin, nung nawala yung ABS-CBN, unang-una, akala ng mga tao, mawawala na si Cardo. Yun, I think yun yung pinakaunang worry ng karamihan. Ano mangyayari sa probinsyano? Hala! Pero yan, natuloy pa rin. Diba? Yung iba pang sinasabi, kapag may mga bagyo, baha, alam natin, ABS-CBN, they're at the forefront of that. Laging malayo yung nararating nila. So, matutuloy ang public service nila for the Filipinos. Diba? So, magkakaroon nga ng permanent venue para magkaroon ng free airtime yung ABS-CBN. Now, syempre, napasa rin ABS-CBN, may mga lumaban dati. Ngayon, may mga lumalaban pa din. Una-una na dyan, si Rodante Marcoleta, congressman dati. Sabi niya, parang, ang sinasabi pa rin niya, nire-raise pa rin yung tax issues, tax delinquencies nung ABS-CBN, kahit na yung BIR na mismo yung nagsabi, walang tax delinquencies yung ABS-CBN. Ilang beses na nilang sinabi yan, diba? Nire-raise pa rin niya yan. Bakit daw mag-merge? Hindi dapat payagan yan. Right? Ano pa? Lalapit daw siya sa Philippine Competition Commission. Baka magkaroon ng monopoly, duopoly. Okay, fine. Pero pinayagan na nga na magkaroon ng parang block time sa TV5, di ba? So parang ma-formalize lang. Ano pang may iba dun sa pagba-block time nila? Right? Tapos, imo-monitor daw sila ng NTC. Ni-raise din yung foreign depositary receipts, pero lahat yan na-clarify na nung ABS-CBN before, right? So, I don't see why hindi to matutuloy. Kasi nga, pinormalize lang eh. Nagba-block time na sila sa TV5 for a while now. And napakalaki na nila ng presence nila online. Yung probinsyano nga, di ba? 500K viewers sa YouTube. Concurrent. Milestone yan. Right? Okay, ano pa? Juvie. Chan Rapirap. Or, yeah, Rapirap. Maulan na gabi sa Camarin, Caloocan. Ayun, shout out. First time manood. Salamat. Thank you, Juvie. Sabi pa rin niya, Marcoleta, di pa naka-move on. Yan. Tagal na, di ba? 2022 na. Siya pa rin yung parang main kontrabida ng ABS. Okay. Pangalawang good news tayo. NEDA Chief. Ito. NEDA Chief, si Arsenio Balisacan. Sabi natin, good pick yan before, na pag-usapan natin. Meron siyang panukala na I agree with. Sabi niya, dapat daw yung mga kumpanya natin should hire more seniors. Dapat mas maraming senior citizen yung ina-hire ng mga kumpanya. Sabi niya, the Philippine job market must evolve. Yan. Very good yan. Kasi nga, alam natin na yung mga seniors natin, hindi pa tapos, hindi pa dapat tapos yung labor productivity nila, yung labor contribution nila. Kung nakapunta na kayo sa ibang bansa, kahit sa Hong Kong, kahit sa Taiwan, sa Japan, makikita niyo yan, nakakatuwa. Kahit sa US, na yung mga nagsiserve sa fast food nila, mga senior citizen. Pag nagpunta kayo sa Walmart, sa US, yung mga greeter nila, yung mga nasa pinto, mga senior citizen yan. Diba? Nagkakaroon sila ng bagong passion, ng dedication, ng bagong pagkakaabalahan. Kasi nga, meron pa silang ibubuga. Gusto pa nilang mag-contribute sa society, right?
So tama lang yung sinabi ni Arsene yung balisakan ng NEDA. We agree with that. Sabi niya, countries like Japan and South Korea na medyo tumatanda na yung population, nag-evolve na daw sila. So dapat tayo ganyan din. Diba? Doon daw sa Japan, South Korea, nag-open up na sila to older workers. Tapos, nakita din niya sa datos na yung 65 and above na population natin, very productive pa. Right? Marami pang iku-contribute. Hindi natin dapat pigilan yan. Sabi ni Balisakan, dapat daw i-involve ng mga kumpanya yan sa farming, sa teaching, kahit na sa digital. Sa farming, nakikita natin, bagong passion yan ng matatanda, yung ilang kilala natin, nagtatanim sila. Tapos teaching, syempre yung marami, maraming napag-aralan din, diba? Gusto nila magturo, maging part ng knowledge nila. So, good fit sa kanila yan. Pero yung digital, ito medyo bagong idea to. So, dapat daw involve yung seniors sa digital. Right? And I would recommend even further yung nakita natin sa ibang bansa. Fast foods, tapos retail, SM, Robinson, yan. Kumuha sila ng mga greeter, kumuha sila ng mga seniors na hindi naman physical masyado yung trabaho, pero mag-greet lang, di ba, tumulong sa customer service para makatulong sa labor force natin. Di ba? Ang sabi ni Balisakan, nung May daw, tumaas yung participation ng seniors natin. Na 38% ng seniors natin nasa labor na ulit. Meron na uling trabaho. Dahil nga mahirap yung buhay, tapos gusto nila may pagkabalahan. Right? So, good na nakikita natin yan. And this is my recommendation. Na, nabanggit ko na to dati. Na sana yung mga lawmaker natin, mag-push sila ng batas na merong percentage ng labor ng worker sa malalaking kumpanya na dapat seniors, na dapat PWD. Diba? For example, kunyari si SM, kunyari yung mga multinational na lang, magsimula na lang sa multinational, malalaking kumpanya, 1,000 employees, 10,000 pataas, dapat 1%, dapat 2%, 5%, whatever it is, dapat seniors o kaya PWD para mabigyan ng pagkakataon, di ba? Para required by the government na, okay, kayong malalaking kumpanya, SM for example, 5% ng labor nyo dapat seniors. Malaking tulong yan sa ating mga seniors, sa ating ekonomiya, di ba? Ayan, may nakita kang comment. Sabi ni Dindin, Zuero. Ayan, tama. Tama. Dito sa Hong Kong, mostly mga senior citizens. Yan. I think, dyan ko unang nakita yan sa Hong Kong nung medyo nakakagulat. Nung nag-fast food tayo, McDonald's, KFC, mga seniors nga, yung nagsiserve sa'yo. Medyo na culture shock ako doon kasi doon ko unang nakita yon na teka lang, bakit parang ang tatanda na nung nag-handle ng orders mo. Diba? Yung mga nag-greet, kahit yung mga naglilinas ng lamesa, senior citizens talaga kasi nga, ini-encourage nila yan sa Hong Kong. So, na culture shock ako, nagulat ako, naisip ko, bakit sa Pilipinas hindi gawin yan? Right? So, good. Sana mas maraming kumpanya ang encourage and eventually i-require yan. Right? Ayan, sabi ni Juvie, sana mabigyan ng trabaho ang mga seniors kasi nga, may kakayahan pang magtrabaho. Tama. Tama. Very good. Si Joel Villanueva, although I don't agree with many of his, let's say, fundamental beliefs, isa siya sa mga nagtutulak niyan. Sabi niya, merong discrimination against senior citizens na kapag matanda na, wala nang ibubuga, mahina na, lalo na kapag IT, kapag technology, hindi na hire yung mga yan. Hindi naman lahat. Tingnan muna yung capabilities, di ba? Like, ako, personally, I come from the BPO sector.
So, maraming na discriminate na kapag senior na, ah, hindi na kaya mag-DPO niyan. Hindi totoo yan. Tingnan muna yung capabilities. Right? Baka naman basic knowledge in computers. Baka naman hindi lang basic yung knowledge nila, di ba? Pwede pa rin, tingnan muna yung capabilities. Di ba? Malaking opportunity yan para sa kanila. Right? Okay. Punta tayo sa ating third good news. And comment lang kayo dyan. Babasahin ko habang nag-chat-chat tayo. And dumadami na uli yung cases ng COVID. Kala ko nga may COVID ako since medyo pangit pakiramdam ko pero nag-test na wala. So, my point is, magpa-booster na kayo please kung hindi pa kayo nagpapa-booster. Yung data ng government, napakababa nung mga merong second booster. Parang wala pang 2 million ng mga Filipino yung nakakapag-second booster na. Ako, nag-sign up na ako, so hopefully we can get that. Please, get a second booster. Sabi ni Emerald Kirante, Sir, journalist ka, pangarap ng pamangkin ko naging journalist. Sorry, medyo pause ha. Advice naman para sa kanya. Well, I'm not a journalist. Karaniwang tao lang, right? Nagbibigay lang ng komentaryo sa ating politika, right? But I do have communications background, right? So, dito kay Emerald, advice para sa pamangkin, hindi kailangan na mag-aral ka sa paaralan para maging journalist, right? Maraming paraan para maging journalist. In fact, 'di ba? Ang dami ngayon na nagiging journalist freelance or gumagawa ng sarili nilang outlet without having the formal education. Makakatulong ba yung formal education? Sure. Kasi nga, maituturo sa'yo yung basics, kung ano yung journalistic integrity, kung ano yung journalistic, let's say, credo, kung ano-ano pa, di ba? But you don't have to go through a formal school. Maraming resources online na pwede mong ipakita dun sa pamangkin mo o gagawin ng or mabasa ng pamangkin mo for you to be a journalist. Baby steps, right? Pwede siyang magsimula sa TikTok, sikat na sikat yan sa mga kabataan ngayon, magbigay ng komentaryo, and then later on, baka mag-evolve siya into a formal journalist. Right? You don't have to have that press credential para lang magbigay ng komentaryo. Pero, if she's aiming or he's aiming to be part of the formal parang mainstream media or journalist, yan, medyo tumitingin yan sa credentials, tinitingnan yung pinag-aralan mo, pero hindi lahat ng nakikita natin sa TV or naririnig sa radyo nag-aral ng journalism yan. Karamihan, self-taught. So, yun, magbasa lang, manood ng kung ano ng online resource. There's so many ways to be a journalist. Hindi kailangan formal. Diba? Yan. Good luck dun sa pamangkin mo. Good yan. Pero, what I can say is, kung yan talaga yung gusto niyang gawin, medyo kailangan may pera ka. What do I mean by that? Kasi nga, pag nagsastart ka sa media, communications, TV man yan o radyo, mababa yung sahod. Walang pera. Lalo na kung behind ka ng camera. Kahit nga yung mga nakikita yung reporter sa camera, yung mga nagsisimula pa lang, mababa yung sahod niyan. Sobrang baba yung sahod niyan. Karamihan ang nagtatrabaho sa media, basic lang yung salary. Imagine ninyo, walang tulugan yan. Sobrang daming responsibility niyan. Ang dami pang nag-troll, nagsasabi, fake news kayo. Tapos basic lang yung sinasahod nila, di ba? Ang hirap. So,
sa pamangkin mo yan. Passion yan. Sana meron siyang pangtustos ng passion niya. Kasi kung puro passion ka lang, pero wala kang pera, mahirap yan. Right? Okay. Punta tayo sa third news natin. Ito ay si Renato Solidum. Ayan. Pumili na si Pangulong Marcos ng bagong DOST Secretary. Finally, good news to kasi okay yung pick ni BBM dito. Si Renato Solidum. Very good kasi alam natin si Solidum legit scientist yan. Sino pa bang dapat mamuno ng DOST kundi isang siyentipiko, di ba? So nakikita natin sa administration ni BBM, may mga very good picks tayong, di ba? Nagulat tayo and we applauded isa to sa mga to, di ba? Si Solidum, long time na yan na nasa DOST. Ano bang masasabi natin? Isa siyang scientist. Tapos, ano specifically? Geologist at seismologist. In fact, siya yung director ng FEVOCS for the longest time. Nung panahon ni Pangulong Duterte, OIC siya nung FEVOCS. Right? Mula pa 1984, nasa FEVOCS na yan si Renato Solidum. Right? So, dapat lang, I'm glad na nag-rise na siya through the ranks para maging finally secretary ng DOST. Ano pa? Academic yan, tapos Western educated din. Nagtapos sa UP, nagmaster sa UP, nag-aral sa Estados Unidos. Right? Tapos, sa DOST, undersecretary siya for, iting specific na cargo niya, disaster risk reduction, climate change adaptation. So, very apt during these times, right? Na ang dami nating disaster, ang dami nating typhoon sa Pilipinas, tapos climate change pa. Climate change reduction. So, good itong pick niya. Yung DNR din natin, climate change expert. So, siya din, climate change expert, right? Buti hindi tayo deniers ng climate change. So, scientific, science-based approach. Ito yung kinakatuwa natin. Diba? Okay. Ano pa? Betsay Ganzalao. Or Ganzalao. Sorry ah. Hola, maestro. Hola, ¿qué tal? Okay. Ano pa? Punta tayo sa bad news. Salamat sa mga nandito pa rin. Medyo natatagalan kasi nga pause tayo, but I wanted to get to the bad news as well. Ayan, marami nagla-like. Good. Hopefully, you can share this as well para lumaki yung kwentuhan natin. Lahat naman to, i-donate natin 100% ng eventual kikitain natin sa Angat Buhay Foundation. That's the cause I believe in, right? Okay, bad. Number one. Ito, kailang bumuhelo. Komisyon sa Wikang Filipino, KWF. Nagbigay sila ng memo na nagbabar ng distribution ng books that supposedly contain anti-government text. So, pinagbawal nila yung paglalathala nitong mga libro na to sa mga paaralan at public libraries. Right? Sabi nila, ito sa memo na to, they will cease printing books with subversive, subliminal ideologies that encourage to fight the government. Ayan, dahil daw medyo subversivo. Subversibo itong mga itinutulak na ideolohiya sa mga aklat na to, kaya hindi na sila maglalathala. Ayan, ilan ba to? More than a dozen. Parang halos 20 yata ng mga libro to, right? Ayan, memo
na nilabas ng komisyon sa wikang Filipino. Bago ako tumuloy, medyo commentary lang. Kung magbabawal lang sila ng mga creative work na may subliminal messages na subversibo, parang dapat ipagbawal nila yung probinsyano. Di ba dun sa probinsyano, hindi ko pina-follow, pero nakikita ko na di ba rebelde sila Cardo Dalisay? Against sila sa government, nag-rebelde sila for a while, tapos in-overthrow nila yung government. Parang nasupil sila doon, sinisiil sila, nag-rebelde sila. Di ba yan, subversive yan? Anti-government yan. Bakit yung probinsya na hindi pinapagbawal? Opinion ko lang. Iyon, mas maraming nakakanood kesa dito sa mga aklat na pinagbawal. Okay, ano pa? Sabi ng memo nitong Commission sa Wikang Filipino, eto, medyo yung nakakapagtaka, itong memo na nirelease nila, nirelease to on the same day, very same day, na merong pinahayag dun sa SMNI. Itong SMNI, ito yung kay Kibuloy, Pastor Kibuloy, may mga sinabing host yun sa isang programa nila. Kasama na dun si Lorraine Badoy, na dating spokesperson ng NTF-LCAC na hindi na ngayon. Sabi niya, ito daw mga aklat na to, subversibo, dahil nagsasite sila ng references ng mga manunulat ng CPP-NPA. Ang nakakapagtaka, the very same day na lumabas yan sa SMNI ni Kubuloy, lumabas na yung memo ng Commission sa Wikang Filipino dito sa books na to. Grabe, so yung mga commissioner, yung KWF, nanonood sila nung SMNI. Or at least pina-follow nila yun. Kasi nga, same day, lumabas ka agad yung memo nila. Ganun kalakas yung power nitong SMNI, ng mga host na nagsalita, right? Ayan. So, CPP-NPA daw, dahil sinulat yung iba, may mga parang quotes na galing sa mga CPP-NPA members. So, I just have to say, I'm against anything that causes harm, right? Kagaya ng mga NPA, against tayo dyan. Pero yung komunismo as an idea in itself, of course, that's an idea na kapag ginamit sa masamang paraan, against tayo dyan, right? Right? Now, alam natin si Lorraine Badoy, kilala yan sa pagre-red tag, red tagging, right? Against yan sa komunismo per se. Pero you also have to keep asking, kung etong si Lorraine Badoy at yung mga kakilala niya against sa komunismo per se as an ideology, bakit yung nakarang administration, yung Duterte administration, sobrang lapit nila sa China? Di ba sa China pa nga tayo nangungutang? Ang dami-dami nating inutang or ang dami nating pagpapapogi sa China. Ano ba yung China? Di ba yan yung biggest communist party in the world? Yan yung pinakamalaking partido komunista sa mundo. Kung against tayo sa ideolohiya ng komunismo, bakit tayo body-body sa China? Yan yung pinakamalaking partido komunista sa mundo. Diba? Yun lang, medyo dual standard. Okay, ano pa? Ang sabi naman ng chairperson ng Commission sa Wikang Filipino, ito si Casanova, Arthur Casanova, dinepensahan niya itong mga aklat na to na clear nila, na pinublish nila. Kasi nga, sabi ni Casanova, willing daw siya na humarap sa congressional hearing para depensahan itong paglalathala nila nitong mga aklat na to. Kasi nga, dumaan daw sa rigorous process of selection. So essentially, parang sinasabi niya, nagre-red tag lang tong si Badoy. Ano ba tong mga sinasabi niya? Diba? Dumaan to sa selection process. Hindi to subversibo. Hindi to anti-government. Right? So that's why we're putting it in the bad news. Kasi nga, every time, anytime nagbabaan ng government,
ng mga libro, lalo na kung hindi naman subversibo talaga, parang against yan sa freedom of expression. Right? Okay. Ano pa? Sabi ni Juvie Chan Rapira, grabe naman sila, mga panukala na walang kwenta, pati ba naman mga aklat na magandang adikain. Okay. Ako personally, hindi ko pa nababasa yung mga aklat. I don't think I've read any one of them. But yeah. Yeah. Unahin na lang or pagtuunan ng pansin yung problema ng bansa. Yeah. Yeah. Yan yung mga walang kwentang panukala, kagaya ng pagre-rename ng mga airport, pagre-rename ng kung ano-ano. Diba? Nilagay kayo ng tao dyan bilang congressmen, bilang senators to make laws para mag-benefit yung mga Pilipino, diba? So, sana yun yung pagtuunan ng pansin. Right? Good. Thank you, Julie. Sabi ni Emerald, sensya na, di kita matag, nasa ewan ko, bahala sila. Pero worth to watch. Okay. Ewan ko kung para dito yung comment o para mali lang yung na-message ni Ma'am Emerald. But thank you pa rin, Ma'am, for the comment. Okay. Munda tayo sa second one. Ay. Ayan. Itong notes natin. Medyo magulo, but yeah. Ay. Ito yung sa DepEd na laptop na napag-usapan natin. Ay nako. So, medyo nagkakaroon na ng finger pointing kung sino yung may pakana, kung sino may kasalanan, kung bakit overpriced yung laptops, right? Ang tinuturo ng mga tao ay yung dating DBM Procurement Service Chief na si Christopher Lau. Christopher Lau, undersecretary yan sa DBM, pero chief nung procurement service ng DBM. So, sabi nila, siya din yung may pakana nung formally fiasco. Ay, nako. Kung natatanda nyo yung formally, binigay sa company na napakaliit na kumpanya, pero napakalaki nung kontrata na binigay. So, ganun din daw yung nangyari dito. Si Christopher Lau, siya yung chief ng procurement service na bumili ng overpriced laptops. Kahit na 35K lang yung hiningang laptops nung DepEd, yung binili ni Christopher Lau bilang chief ng procurement service ng DBM, lumobo sa 58,000. Kaya mas kumonte yung nakinabang ng mga teacher dun sa laptop. Christopher Lau. And medyo matunog yung pangalan na yan kasi nga, kasanggayan, medyo body yan ni Pangulong Duterte nung nakarang administrasyon. So sana, may managot kung sila man o kung sino man. Kasi nga, mangyayari, paulit-ulit lang, vicious cycle of corruption. Kung parang, ay sorry na lang, nakarang administration yan eh. Right? Walang mangyayari. Right? Ayan, ang nangyari dito, sabi ni Risa Ontiveros, pinatawag na niya si Christopher Lau para humarap sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Kasi nga, formally, ikaw na, ito pa rin man sa DepEd laptop at kung ano-ano pa, ikaw pa rin, Christopher Lau. Right? Ang nangyari, sabi nung DepEd, well, pwede namang palitan, pwede namang i-upgrade yung mga binili. Ano yan? Panibagong budget na naman. Hindi naman yung performance yung nung laptop yung pwedeng quick fix lang eh. Kasi nga, sobrang luma na and lower end yung nabiling processor, right? So, walang quick fix dyan. Right? Ang supplier nito ni Christopher Lau ay ang pangalan Sunwest Construction and Development Corporation. Ayan, yung pinagbila ng mga laptop, construction company. Galing. Sunwest Construction.
pinagbilan ng mga laptop. Hindi graba, hindi mga hollow block, hindi pinagpatayuan ng bahay, pero mga laptop. Maliban sa SunWest, joint venture daw siya ng LDLA Marketing. Pero itong LDLA Marketing, isa tong kumpanya na ni online, wala ka daw makitang online, very little online presence. So parang fly-by-night na kumpanya, sabi ng COA. Hindi ako ah. Sabi ng COA, parang nag-a-apply na sila na ma-ban itong LDLA Marketing from any other contracts from the government kasi nga fly-by-night. Walang makitang online na presence. Ito yung ka-tie-up nitong SunWest Construction Company. Ayan, si Christopher Lau. Sabi ng COA, yung nakita daw nila, itong si Christopher Lau, in-award yung kontrata ng mga laptop over 3 other suppliers. So, nag-bid yung SunWest, pati itong LDLA, pero merong 3 other suppliers na nag-bid din. So, hindi na na-consider yung 3 other suppliers kahit na, sabi nung COA, eto daw SunWest Corporation, they failed to meet technical spec requirements. Kahit na hindi na meet yung technical requirements, binigay pa rin dun yung kontrata. Ano tong technical requirements? Pinaka-basic na clock speed. Clock speed na lang ng laptop, hindi pa na-meet, pero binigay pa rin. Paano ba naman mamimit yung clock speed? Celeron yung processor ng binili. Malamang yung clock speed na hinanap ng DepEd, pang online learning, kailangan higher clock speed. Eh kung Celeron yung processor mo, hindi talaga mamimit yan, right? Pero yung binili, 58,000 worth na laptop. Kung 58,000, makakabili ka na ng MacBook niyan, di ba? Yung mga basic MacBook. So sabi ng COA, and sabi din ng mga pumupuna dito sa deal na to, lutong Macau daw. Lutong Macau ni Christopher Lau. Not me, allegations ng mga kumukontra dyan. Sabi ng mga kumukontra, rigged daw, rigged bidding allegation. So lutong Macau yung bidding. Kahit na may 3 other suppliers, kahit ni, hindi na meet nitong SunWest, binigay pa rin doon sa SunWest. Diba? Ay. Ayan. Sabi ni Marky Blank, Christopher Lau na naman. Ay. Sana may accountability. Diba? Sabi uli ni Marky, Celeron, notebook ko, dating 2010 yan. Guys. Kaya, diba? Ano ba namang magagawa mo sa Celeron? 58,000 na Celeron? Ganun ko overpriced yan. Diba kapag nag-online learning ka, kapag notebook lang yung gamit mo, kapag Chromebook lang, maghahang yan. Hindi ka makapag-camera dyan. Binigay sa mga teacher. Kawawa yung mga teacher. Paano sila magli-lead ng discussion? Hirap na hirap mag-lead ng discussion yan. Mahina na nga yung internet. Wala pang kwenta yung mga laptop. Malamang hirap yung mga yan. Diba? Celeron yung mga laptop. Right? Okay, punta tayo dun sa very last bad news. Ito na ito, DBM. DBM na naman, pero iba yata ito kay Christopher Lau. Overall DBM, hindi lang procurement service. DBM, nag-release na ng emergency funds. Wow, okay. Para sa mga biktima ng bagyong Odette. Okay. Kailan ba nangyari yung bagyong Odette? Do you guys remember?
Nag-release yung DBM ng emergency fund for victims ng Bagyong Odette. Pero yung Bagyong Odette, nangyari yan December 2021. Last year pa. Kung naalala nyo, Bagyong Odette, iyan yung tumama sa Visayas, sa Mindanao, iyan yung grabing blackout yung nangyari sa Cebu. Di ba sa Cebu, ang dami nating nakitang pictures yan, blackout, ang daming nasira sa Siargao, ang daming nasirang like resorts, tapos mga puno, tapos sa Bohol, ang daming namatay. Di ba? Yan yung Bagyong Odette, December 2021. Pero wow, delayed. Eting emergency funds, ngayon lang nirelease ng DBM. After ilang months? 6, 7 months, 8 months, 9 months. Emergency funds to ah. Ano ba to? Ito yung 10,000 na emergency shelter fund sa mga nawalan siguro ng bahay para sa 150,000 na household. 150,000 na pamilya. Overall, 1.5 billion pesos ito. So, nawalan ka na ng bahay, December 2021, emergency, wala kang bahay, pero wala, ngayon lang nabigay ng gobyerno yung 10,000 pesos nyo. Emergency fund. O, ito yung emergency nyo after 9 months after the fact. Diba? Bad news yan. Parang ang laking insulto yan dun sa mga nawalan ng bahay. Nawalan ka na ng bahay, emergency fund mo after 9 months. Right? Dito sa Bagyong Odette, 410 yung namatay, if you guys remember. So, ganun kagrabe yan. Dito sa NCR, sa Luzon, hindi natin masyadong naramdaman yan. Malakas yung ulan, pero sa Visayas, Mindanao, 150,000 na pamilya yung naghihintay dyan. Diba? Ayan. So, yun lang ang ating good news and bad news. Bago tayo matapos, mag-comment kayo dyan so I can reply to it. And, tsaka muna ako, teka lang. At, balikan natin yung ating main headliner for tonight. Iyon ay ang pagsusulong ni Idol, ni Senator Robin Hood Padilla sa same-sex unions. Ayan, agree tayo dyan. We applaud that. Very progressive idea galing kay Senator Padilla. Right? Comment kayo, agree kayo dyan o hindi kayo agree dyan. Right? And bago tayo matapos, munting paalala, meron din tayong, ang tawag dito, meron din tayong account apart from the YouTube channel natin na sana subscribe din kayo. Meron tayo sa Instagram, meron din tayo sa Twitter. Kung gusto nyong makita yung iba nating mga kuro-kuro, iba nating pahayag tungkol sa politika, galing sa isang karaniwang tao, galing sa isang progressive na gaya ko. Parehong pangalan, The Pink Movement, Instagram, pati sa Twitter. Sana pakihanap tayo dyan para ma-follow natin yung iba pa nating publications, diba? Yun lang, maraming salamat. Sana ma-share nyo din tong video na to sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood and happy Friday! Bye! Ingat!